Hello mga Inday! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video mga Inday, maglilinis tayo ng bahay kasi bukas magbe-birthday si Mr. and may party, may handaan, konting salo-salo dito sa bahay mga Inday. So kailangan natin maglinis kasi may konting bisita. Yung family and friends niya pupunta kasi dito bukas mga Inday. So kailangan natin maglinis ng bahay. So kung tinatanong niyo pala mga Inday, ito pala yung ginagawa ko everyday dito. Naglilinis ng bahay. After naglilinis ng bahay, nanonood lang ng TV, nagti-TikTok. Yan lang ginagawa ko mga Inday. Yan lang ang ginagawa ko everyday. Yung buong mag-araw ko dyan lang nag-iikot. Tapos minsan mga Inday, nag-workout din ako sa labas mga Inday. So, kung tinatanong nyo pala mga Inday, sanay na pala ako maglinis ng bahay kasi nung bata pa ako mga Inday, at the age of like 13 years old until I'm 26 years old mga Inday, nagkasambahay ako mga Inday, nagkatulong. So, sanay ako sa trabaho, sanay na ako sa mga dumi, ganyan. Alam ko din mag-alaga ng bata, alam ko din mag asikaso ng bahay, magluto, yung overall ba mga Inday. Tapos nakaano ako siguro mga naka, so hindi ko na matandaan mga Inday, siguro lima lahat yung naging amo ko nung nagkatulong ako mga Inday. At lahat yun mga Inday, all around, bata, bahay, maglinis, maglaba, maghatid sa eskwelahan, magluto, mga Inday, lahat-lahat na yun mga Inday. So sanay ako magtrabaho mga Inday. At saka nung bata pa ako mga Inday, at the age of 7 years old, yung magulang namin sa Mindanao, tinitrain na talaga kami mga Inday na magluto. Pupunta ng uma, farm ba mga Inday. Tinuturuan na kami paano magtanim ng mais, paano magtanim ng palay, paano gawa ng pilapil, paano mag-harvest ng mais, paano mag-harvest ng palay, paano mangingisda. Yung mga Inday na bagay kasi sa amin sa Mindanao, sobrang hirap pero masaya ang buhay namin doon mga Inday. Tapos nung bata pa kami mga Inday, super discipline na ang magulang namin sa amin mga Inday, kaya marami kaming natutunan. So ayun mga Inday, talaga yung gawain ko. May bahay din ako mga Inday pala sa Pampanga, pero ako din ang nagmamanage doon ba, yung ako bang naglilinis. Kaya dyan yung mga ate ko mga Inday, hindi ako nagtitiwala sa mga ate ko. Sa paglalaba, minsan kung napapagod na ako mga Inday, yung ate ko ang pinapalaba ko. Pero sa paglinis ng bahay, ako ang naglilinis kasi gusto ko mga Inday nakahanay talaga yung naka-arrange ba yung kitchen, naka-arrange yung kwarto, naka-arrange yung sala, naka-arrange yung CR, ganun mga Inday talaga yung ano. Actually, may bahay naman ako sa ano, pero hindi naman talagang kalakihan. Siguro, dyan lang sa mga 60 square meters mga Inday, na konting bahay lang mga Inday na matirahan ko lang mga Inday, kasi sabi ko sa asawa ko, ayoko na mag-rent, at saka ayoko makitira sa ate ko mga Inday, sabi ko sa kanya. So, ayun, pinagawan ako ni Mr. ng maulit na bahay. So ngayon mga Inday, ang nakatira sa bahay ko pala yung ate ko na mga Inday. So hayun, sila na ang nag-asikaso doon lahat sa gamit. Pero kung makauwi tayo soon mga Inday, ipapakita ko sa inyo yung munti kong bahay mga Inday. Tapos yun mga Inday, may naalala pa ako noong bago pa lang ako sa Pampanga, at the age of 13 years old, 13, 14, something like that, mga Inday. Ang buhay ko noon, mga Inday, umiikot lang sa pagtitinda, sa pagkakatulong, mga Inday. Minsan doon ako nahihirapan, mga Inday, sa pagtitinda, mga Inday. Bakit? Kailangan alas stress, magising ka na, mga Inday. So, kailangan mo talagang mag-ayos na noon, ilagay yung bilangin yung mga paninda, kasi ilako mo yung mga Inday, ha? Imagine, ilako, bitbitin. Hindi ka magbabike or wala. Bitbitin mo talaga, mga Inday. So, imagine nyo yung sobrang bigat ng basket, dalawang basket, mga Inday. Tapos, ilakad ko yung pabalik-balik, mga Inday. Katukin yung mga tao. Kahit tulog po yung mga tao, katukin ko na. Gusto nyo ba ng ano? So, pass. Ganun na yung, ito yung ginagawa ko mga Inday, ha, pag
madaling araw na sopas, champurado, palabok, almusal. Tapos ang iba lalabas mga inday, ang iba kakatukin ko mga inday kasi nga may mga estudyante. So binibigyan ko every house kung gusto nila. Ang iba kasi minsan hindi na kasi nakapagluto or may ano almusal ganun. So ang iba mga inday kumukuha. Kaya yun. Tapos every hapon ko yun sisingilin mga inday. Tapos pagka after ko magtinda noon, matapos ako ng alas 8 ng umaga mga inday. So pagpatak na naman mga inday ng alas 3 to alas 4 ng hapon mga inday, yun na naman mga inday. Magtitinda na naman ako ng merienda, magtitinda na naman ako ng for dinner, like mga menudo, asado, kaldereta, ganyan mga inday. Kasi yung tinirahan kasi namin na second parents namin, bali nag-ampun na sa amin mga inday. Starting na naulila na kami, namatay yung mama ko at saka papa ko mga inday, doon na kami nakatira sa Pampanga. So, yung second parents bali namin, nag-ampun sa amin ang doon kami nakatira mga inday. So, tinutulungan namin magtinda, maglinis ang bahay, free mga inday. Kasi, tinulungan kami, doon kami pinalaki. Parang inalagaan na ba kami mga inday. So, ayun mga inday. Tapos, minsan napapagod na ako, sinasabi ko sa kanya na, ang tawag kasi namin mga inday, ate baby, gusto kong magpahinga muna magtinda, gusto kong magkatulong. So, inirecommend niya ako sa kapatid niya or inirecommend niya ako sa mga pamangkin niya mga inday. So, ayun, nagtatrabaho ako sa pamangkin niya, nag-aalaga ng bata. Kaya doon mga inday, wala ako pinag-aralan mga inday actually. Grade 6 lang natapos ko mga inday. So, wala ako pinag-aralan, hindi ako marunong mag-English. Doon ako kumukuha ng English words at ibang words na gusto kong matutunan sa inalagaan kong bata. Kasi Englishera mga inday, yung private school ba sa Englishera. Tapos, tinatanong ko, anong ibig sabihin yan? Shout out pala kay Julia. Tapos yun pala mga inday, tinatanong ko siya anong ibig sabihin niya, ganyan. Tapos, nag-download ako ng translator mga inday, yun. Doon ako nag-download at saka tinatranslate ko yung mga ano. So anyway mga inday, kung nakikita niyo mga inday, nakalimutan ko na naman yung tubig patayin mga inday kasi yung asawa ko, papasok na siya sa work mga inday. Every morning kay tulog ako mga inday, di talaga ako nawala ng key, super sweet na asawa. You know, ang super lambing. Ganyan mga inday. Papasok na siya sa trabaho. Mabash na naman ako nito kasi yung tubig, hindi ko napatay. So, yun mga inday. So, yung mga inday, nakaalis na siya. Anyway, mga inday, after pala ng ano niya, mamaya, may isa-surprise ako sa kanya na ano, nag-set up ako sa kwarto ba ng happy birthday mga inday. Tapos, binilang ko ng cake. Sinabot ko yung anak niya mga inday. Sabi ko na, alis tayo, punta tayo sa Safeway kasi bibili ako ng cake. At saka, nag-order ako sa Amazon mga inday ng ano ba, ng yung happy birthday ba na banner para i-surprise ko nga siya mga inday kasi gusto ko naman siya surprisahin kasi for 8 years namin na relasyon mga inday, walang mga surprise. Ganun. Siya din, hindi ako niya sinusurprise about sa mga ano ba, yung mga bagay-bagay mga inday. Pero, nagpapadala siya ng mga paghanda ko, ganun, mga gift. What I mean is like mga surprise, baka tulad sa nakikita natin sa social media na yung mga surprises, ganun. So, kung mga inday, ang ginawa ko, nag-order ako ng sa Amazon ba? Tapos, nag-set up ako sa kwarto mga inday at saka cakes. Nag-miss ako mga inday para naman ma-excite siya mga inday. So, yung mga inday, nag-map na ako ng floor, patapos na ako mga inday kasi puro dust mga inday. Ayan. So mga inday, tapos na ako sa CR, sala, kusine. And now, dito naman sa room, pinaka-lasting room. So maglinis na tayo mga inday. So mga inday, pasensya na pala kayo kung tipa-tipa yung blanket at saka cover at saka yung cover ng ano namin, pillow mga inday. Kasi yung asawa ko kasi mga inday, mag-isa lang siya no, dito, diba? So, tipa-tipa ngayon mga inday. So actually, yung red na yan at saka yung pink na yan, in-order ko talaga sa Amazon mga inday. So ngayon, nag-add cart ako ng cover ng pillow, Sims color, ng ganyan mga inday, para ba ma-turno mga inday. Baka mamaya i-bash na naman ako, so unahan ko na kayo mga inday ha. Sabi ng asawa ko na, yung mga lahat na add cart mo, soon makuha ko yung check or makasweldo ako, check out mo lahat yun, yung mga na-add cart mo mga inday. Alam nga naman, palagi akong nag-check out mga inday. Yung wala na yung pera yung asawa ko. So, sabi niya ganyan, soon as makasweldo na ako,
i-check out mo lahat yung na-add cart mo kasi nag-ano din ako ng ano mga inday, yellow na blanket mga inday, dalawa kasi gawin kong cover at saka gawin ko ng ano blanket. And then nag-order din ako ng cover ng yellow na cover ng pillow din mga inday para ba treno ang ating kama mga inday, ganun. Kung sa bahay ko mga inday sa Minalin sa Pilipinas, marami ako mga tuwalya, cover, mga inday. Kasi yung auntie ko mga inday, yung parang galing ba sa mga Japan-Japan ganyan, tapos inooferan niya ako mga inday, blanket, yung, lalo na yung atik ko. Sabi, galing daw Australia yan, yung mga blanket, ganun. Mga comforter, yan mga inday, binibili ko sa atik ko. Mura naman, ang 1,200 mo mga inday, 10 pesos na na, ano, 10 pesos na na, parang, no, hindi 10 pieces, mga 18 pieces na na ano ba, tuwalya na iba-ibang kulay mga inday, tapos mga may kasali ng blanket, ay ano, comforter, ganun mga inday. So, mahilig ako sa gamit sa bahay mga inday. At saka yung vanity mirror, linisan natin mga inday kasi blurred na. So, kailangan natin linisan yung vanity mirror natin mga inday. Pagdating ko pala dito mga inday, yan kagabi nila ng asawa ko. Kasi alam niya, mahilig-hilig ako talaga sa mga makeup-makeup, mahilig ako sa mga gamit. Kasi nung sa Pilipinas din ako mga inday, meron din akong ganyan binilan niya ako. Inday, so tapos na ako naglinis. Ito na yung view natin mga inday sa kwarto. So magluluto ako ng breakfast. Samahan niyo ako mga inday. I cook fried rice mga inday. I have my bacon and my ano kasi spam and fucking fried rice. So yun mga inday, mahilig ako magluto-luto talaga. Nung sa Pilipinas ako, sa Pampanga ako, mahilig ako magluto-luto mga inday kasi pinagluluto ko ng almusal yung mga pamangkin ko, pinagluluto ko ng mga hotdog, itlog, tusino mga inday. Yung ref ko nung mga inday, may mga frozen food talaga mga inday. Tapos yung mga inadapt ko ba ng mga bakla mga inday, yung mga na-stranded kong mga family. Ayun, mga inday, pinapatira ko sa akin. Yun, pinagluluto ko sila mga inday doon sa bahay. Marami akong ampun din sa mga sa bahay mga inday. Pinapakain ganyan. Kaya nung umalis ako mga inday, nalungkot ang all. Ayan. Habang nagluluto pala ako mga inday, naka-live ako dyan sa TikTok mga inday. Umaasa na may nagbibigay ng gift. Kasi nga, pasukan na naman July, pasukan na naman mga inday. Diyos ko, kailangan na naman ng uniform, gamit sa school, yung college namin mga inday. Kasi umaasa ako na mabigyan ako ng gift. Sa awa ng Diyos mga inday, nakaka-withdraw ako ng mga tag $25, ganyan mga inday. Tapos yung binibigay ko sa kanya kasi pang ano na rin, 1 week ba ako na din niya yun mga inday. Sabi ko sa kanya na kailangan magtipid, kailangan mo maging wise. Hindi yung palaging gastos ka ng gastos. Hindi mo kailangan ng mga luho-luho, sabi ko ganyan sa kanya. Binili ko siya ng cellphone mga inday, yung ano, yung 3,000 na ano kasi tawag ng Infinity ba yung tawag niya. Para lang may magamit siya pag may online ano siya mga inday. So, nagre-reklamo mga inday kasi hindi na mapindot. Actually, may cellphone ako dito mga inday na yung ginagamit pang TikTok ba itong Samsung. Binili ng asawa ko doon sa friend niya. Ito yung sisend namin mga inday kaso hindi pa nga masend kasi nga wala pang pera yung asawa ko. So, hindi pa naman masend. Yan mga inday. Favorite ko fried rice talaga mga inday. Fried rice na may hotdog o may spam. Ganun mga inday. May itlog. Ganun yung favorite ko mga inday. Ang haggard ko na, uy. To super snore yung asawa ko, mga inday. Pasensya na kayo. Pagod yan, mga inday. Sorry.
So after natin magluto ng fried rice na may spam mga inday, magluluto tayo ng bacon. Favorite ko talaga yung bacon mga inday. Diyos ko, kaso bawal talaga yung mga inday kasi hindi, ginoo ko Lord. High blood. Maanugit talaga tayo mga inday. Tegi, if di tayo mag-control kaka-bacon, kahit sabi natin favorite natin mga inday, kailangan natin makinig sa mga basher, hindi naman sa mga basher, makinig tayo sa mga comment na ano, hindi sila basher, I mean, nagsisuggest lang. So, sa lahat pala ng mga nag-comment sa akin, positive, negative, thank you so much everyone. May natutunan ako sa inyo. And sana mga inday, hindi kayo magsawa sa akin ba mga inday. Sana ma-reach na natin pala yung 1,000 subscribers mga inday. Minsan mga inday, pag chinesik ko yung ano ko, YouTube channel, nababawas yung ano, subscriber. It's like, I think out nakaano na ako noon na 157 mga inday, pag check ko 155 na lang, 655 na lang ko. Diyos ko, pabawas na pabawas. So yun mga inday. Anyway mga inday, dito lang pala ako nagbi-bacon sa Amerika mga inday. Starting pumunta ako dito mga inday. Siguro pang ano ko na yun, 4 times nag-bacon mga inday kasi masarap pala talaga yung bacon mga inday. Sa Pilipinas hindi naman ako nag-bacon. Mostly doon mga inday ang niluluto kasi hotdog, maling, spam, tosino, yun mga inday, at saka bangus tilapia, yun mga inday. May ano ako, may ilagay ko sa ref mga inday. Hi mga inday, let's eat some entire fried rice, bacon, and spam with ketchup and water. Dito ako sa kwarto kumain mga inday kasi naka-live ako sa TikTok. So, dito tayo kumain. Sweet! So yun mga inday, nasa labas tayo. Yung mga inday, kasi mag-workout tayo. Tsaka naman ang ano to. Mag-workout ako mga inday kaso ang pangit ng ano ko, nasira. Sari yung monopad. So yun mga inday, mag-workout tayo dito sa labas. Magpainit muna tayo mga inday. Para naman mainitan yung katawan natin, magpuro. Stay sa quiet mga inday. So dito tayo sa labas ngayon mga inday. Sa labas ako ngayon. Mga inday. Nasa labas ako mga inday. Mag-work ata mag-ano tayo tiniber. Ang ganda sa labas kasi mag-work out lang ako mga inday mga 10 minutes, mga 100 or 50. Mga inday, mag-work na tayo mga ano lang, 100. Pagod. 100 mga inay, nakapagod. Pakita ko sa inyo yung tanim. Mga inay, napagod ako. 100. Thank you.
ay mga Inday. So for today's, alas kami ng anak ng asawa ko mag-get-ready with me tayo, mga Inday. Ito pala yung ano, mga Inday. Mga nagtatanong ko yung ginagamit ko ito, mga Inday sunscreen siya. Nabibili siya sa Amazon. Konti lang, mga Inday. Lash on, mga Inday. Lash on. Lip tint, mga Inday. So yun, okay na yung mga Inday yung mukha natin. Hi mga Inday, so may ano pala tayo ngayon, may padalang package galing sa Houston, Texas. Ito mga Inday, buksan natin mga Inday. Ano, shout out pala kang Rubia. Thank you day Rubia for this. Buksan natin mga Inday. Mga makaon. Oh, cherry mga Inday, oh. Polvoron. Oh, that's cute. Mga biscuit. Mga favorite yung biscuit mga Inday. Thank you, Day Rubia. Alam, may dupok. Nadurog mga Inday. Thank you, Day Rubia, sa biscuit. Tsaka ano, kaya ito, eh. Parang bagoong mga Inday. Oh, ginamos! Ah, ginamos mga Inday! Oh my God! Salted fish sauce. Di po, poison. Ang gasingan. Ginamos mga Inday. Thank you, Day Rubia, for this! Andami ko naman mga ano, stock. So, mga Inday, pag nagutom ako, mga biscuit. Thank you, Day Rubia. Thank you for this, Day.